Lambay Street. Sa Lambay Street sa Sampaloc. Nananatara ako na nandun ako sa Manila North Cemetery. Kaya madali ko mapuntahan itong sunog na nagaganap kasi sa residential area sa Kalamba Street. Tawag na. Tagal. Uwil. Yan, lumalakas pa yung sunog. Ay nako, wala. Kalamba Street po ito, no? Kalamba. Kalamba Street po. Makiling, Makiling po ito. Sisa po. Sisa Street corner. Makiling Kalamba. Makiling Kalamba sa pagitan. Sa pagitan po ng ano, Sisa Street, pagitan po ng Makiling at Kalamba. Na para maliwanag po. Pero dito na po yung mga bumbero. Hoy!
kurir. Kabata, oy! Dali lang ta. Seaside Street po, no? Seaside Street. Ito, 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 Seaside Street. Oh, Seaside Street po. Seaside, Seaside. Apa, apa. Sa likod, ano ho? Sa likod doon ang Brazilio. Hello? Plus ba ito? Mamaya nila. Ang daming... hindi ko alam kung... ang tagal ko nag-ano. Hindi ako... oh, nagtakbuhan na kami papatras dito. Kitang-kita ito sunog, UL, sa Manila North Cemetery. Kaya pinuntaan ko sandali itong sunog sa Seaside Street sa pagitan ng Makiling at Makiling at anong pagitan po ito? Ha? Anong Makiling Street, Sisa. Sisa? Seaside Street. Seaside Street. Ata? Sa pagitan ng Kabala, Kalamba Street. Tapos sa pagitan to ng Makiling at Kalamba. Ito ang kasadang to, Yuel, ay mga Sisa Street. Residential area to. Nakikita ko ito. Nakita mo sa video na pinakikita natin. Ay yung makapal na usok at maglalagablab na apoy ang tumutupok dito sa isang residential area. Residential area sa mga apartment type. At nagkikistapan ang mga kuryente dito kaya nagtakbuhan papaalis, papaatras itong mga nandito at nag-aakot din ang mga gamit ang mga residente malapit sa mga sa nasusunog na bahay dito sa naturang lugar. Ang mga truck ng bumbero UL ay abala-abala na nagbomba, nagbobomba ng mga ng tubig dito sa nasusunog na kabahayan sa Sisa Street sa Sampaloc, Maynila. Eh nandun dalawang palapag na apartment type. Tapos yung katabing gusali ay nasa ikatlong palapag pero may firewall naman siya kasi nakalablog pero na yung mga nakatira dito ay nagbabaan na rin, inilikas na rin ang kanilang mga kagamitan. At dahil sa medyo malakas yung lagablab ng apoy sa loob nitong nakikita kong bintana sa ikalawang palapag, nitong apartment type na residential area sa Seaside Street sa Sampaloc, Maynila. Yan pa rin yung update sa nangyayaring sunog sa Seaside Street, Sampaloc, Maynila. Abalang-abala ngayon at dumating na rin dito ang mga taga MDRRMO na galing dyan sa may cementerio, nag-responde pasamantala at yung mga truck ng bumbero ay nandito lahat sa kalye ng Sisa Street. Yan pa rin yung sunog na ang tabayan ay ma-follow up muna dito sa sunog na nangyayari sa Sisa Street. Ito medyo malakas yung lagablab ng apoy. You will. Nagbagsakan na yung mga yung kawad ng kuryente kanina nga. Dapat ito ay na yung meron ko ay natanggal na yung supply ng kuryente. At tatanong lang natin ayan, dito tayo sa kabila. Wala na po yung supply ng kuryente, wala na po. Supply po ng kuryente, wala na. Wala na kay kuryente. Meron pa rin. Dapat siguro yung Marako para maiwasan na magkaroon ng makuryente pa. Ayan, napakalakas na usok na kulay itim ang natatanaw ko nga sa mga sumandaling ito. Merong ang alarma, tingin ko, hindi ko pa nakita kasi siguro kung nasa isa, ikalawang alarma ang itong sunog dahil sa nung ako yung nasa gate ng simenteryo kanina, Jewel, tanaw na tanaw ko yung napakalaking kapal na usok.
Kaya malapit lang nung makita ko sa sabi ng mga bumbero at malapit lang dito sa simenteryo, kaya pinunta ko na itong sunog na napakalakas. Parang merong binibigyan, may binibigyan ng medical attention ng mga medic. Isang ano siya, isang iyak, hindi naman siya na ano, nasa mala si Luda pala, yun, ang binibigyan ng medical attention dito dahil sa siyempre si Musiki Pion Bidjud. Yan pa rin ang sitwasyon. Wala pa, you will, maya-maya pa yan, magkakaroon ng report kung may nawawala o may nasagtad dahil ongoing pa, you will eh. Ang nasunod po ay nagsimula ilang minuto pa lamang na bago ako mag-report na you will dito sa, ulitin ko po, Seaside Street. Kasi alam mo naman, yung mga kababayan natin, nasa simenteryo ngayon eh. Nasa simenteryo ngayon, baka yung mga taga-Sampaloc na malapit dito, inuulit ko yung sunog, Seaside Street, sa pagitan po ng Makiling at Kalamba Street sa Sampaloc, Maynila. Yan pa rin yung update sa nangyayari sunog ngayon sa Sampaloc mula sa kauna-una sa Pilipinas ni Sir Rich. Ito si Bebo Sanes, tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo ang Pilipino. Alaga po nila na aso ay nailabas na rin. Kalamba, basta ang sunod po, Seaside Street, Kalamba Border, sa pagitan po siya ng ano, ng Makiling at Kalamba, Seaside Street. Umuulan pa naman ngayon. Sinasabayan pa po ng pag-ulan. Bahay ni Grace? Ang gusto sa katila. Pero nasunod yung bahay nila, nasunod ba? Hindi pa. Park pa naman, pero katabi po. Malapit. Saan sa lakaan? Si Grace po ay si Grace Mariano po yung reporter ng DCXL. Nakatila si Grace. Sabi lang, tulungan natin. Saan? Tulungan namin. Kakabila. Mga taga DCXL po nagpunta rito eh. Yan. Dali lang po ah. Kasama, malapit daw sa bahay ng reporter na kasama namin. Si Chris po, ikausap ko kahapon.
nasa kabilang side daw po. Malakas-lakas na siya. Ah, inigpitan. Yan. Yeah, Duka boy. Ayan po, andito yung mga fire volunteer natin. Alam. Oy. Puntahan ko na yung kabila. Basang-basa na po kami rito. Sisay Street lang pala yun eh. Kaya naglakad na tayo sa kabilang kano. Kanya. Siyempre, yung mga kababayan natin nasa simenteryo. Eh malapit na naman dito ang simenteryo. Wala lang kami masilungan dito. Napapaligiran na po ng mga truck ng bumbero itong lugar. Ah. Ayan. Kapag ang likuran, puntahan ko lang. Ah. Kasamahan naming reporter dati yon. Naka-assign po siya sa hindi ko nagkakamali, nasa sa Kamara o sa Senado. Pasensya na ito, babasang-basa na kami rito. Pupuntahan pa rin natin para malaman natin. Sa kabila siguro kalye. Ongoing pa po. Andyan na po yung mga truck ng bumbero, nanay. Apo, andyan na po. Umikot na tayo para ma hindi kasi mapasok eh, para matulungan. Wala na makaano. Dali lang po ah. Ay. Hoy. Sumilo lang tayo. Nakapaikot na po yung mga truck ng bumbero dito sa Sisa. Itong kinalalagyan ko po ay Kalambay Street. Sumiorkat lang ako dahil lumakas yung ano. Siyempre, yung iba mga nakatira dito, baka nasa simenteryo pa. Ulitin ko po, Sisa Street ka, pagitan sa... Pero, yung alas kitnasa ng Sisa Street ka, Kalamba at Makiling. Oh. Yan, dito na ako. Pay payong! Ha? Saan ka? Naipit yung sasakyan eh. O sige, ano mo na? Sabi!
Sami! May ipit ka ba? O, bilisan mo. Similo na muna ako. Yan. Subukan natin ano, makalapit doon. Muulan pa naman. Gusto ko lang mapuntahan yung bahay niya, no? Eto na eh. Selo lang tayo. Ay, malapit na yan pala sa simbahan na yan po. Simbahan na ano. Ito, Seaside Street. Ayan. Corner Kalambad, Makiling. Makiling, sa Pagitan po. Salamat! Ayun, yun lang natin. Salamat. Ayun. Oh, anong alarma na? Anong alarma? Second alarm. Andito yung mga bumbero natin. Sige po. Asan pa nila? Asa si Grace? Kaya na. Oh. Para makita. Oh. Hindi, hindi. Hindi ka. Oh, hindi ka. Ah, nasunog ba yung bahay niyo mismo? Asan pa? Meron pero nakaligtas kayo lahat sa kalabas. Ang nasa ang simula yung sunog dun sa dulo. Sa tabi niyo. Yun no, yun yung ulan ng bumbero kun yata nagsimula. O sige, jagjag ka muna. Nailabas na ba yung gamit doon? Okay, pamilya, anak mo na, ilabas mo na. Sige, doon ka lang. Kami na bahala rito, sige na. Andito rin yung mga reporter ng DCXL eh. Ayan, nilalabas pa. May mga nasaktan. Wala pa. Mabuti wala. Thank you. Eh, second alarm daw, sabi ng bumbero, yung sunog dito sa... Ah.